is my life existence once again and welcome back to my channel. Magbibigay tayo ngayon ng reaction dun sa nag-viral na video na away ng dalawang Filipina OFW but I don't exactly know kung saang bansa sila nagstay. Pero kumalat talaga ang video na ito at medyo masakit sa tengang pakinggan ang mga binibitawang mga salita. Let's watch this, guys. Nakulong ka lang! Nakulong ka lang! Ikaw, amo ka! Tulong ka lang! Kaya wala hindi ka pwede kampihan niya dahil hindi kayo asawa! Dahil ano, ikaw asawa ka! Bukay sa'yo! Asawa ka! Baka masarap ka! Ikaw asawa ka! Ha? Bakit sinabi ako? Ba't ka tumakas mo sa kanya doon? Away natin! Huwag ka tumakas mo doon! Ha? Manakit kayo! Manakit ka! Ngayon ka! Manakit ka! Manakit kayo! Ayaw ko ginagaling pala yung sumuri mo! Kaya niya yung malay! Huwag kayo nakungod! Ayaw pang ginabot sa trabaho mo! Bakit? Sige, walang may! Babawin mo nang! Huwag kayo nakalapit ka! Magpapakit ako ha! Kito lang baka na magpapakit ako ha! Ba't mo pinapakalam ang buhay to? Kaya lang ngayon mo yung magpapakitan! Ha? Bakit nakungod magpapakit ako? Ikaw nang pakauna ko! Pagayang sa'yo! Magpapakit ako ha! Magpapakalam ang buhay to! So yun na nga mga Mars, napanood natin yung video at talaga namang hindi kaaya-aya yung mga binitawang salita ni Ateng. Knowing the fact na isa rin siyang katulong o isa rin siyang kasangbahay pero nagawa niyang ipagsigawan at isupalpal sa mukha ng kanyang kasama sa bahay na siya ay katulong lamang. Si Ateng na nagsalita po ay naka-uniform din ng isang kasambahay. This video doesn't intend to discriminate, to defame other people or degrade other people. I just want to give you some lesson kung ano ba dapat ang ginagawa natin bilang isang OFW. Huwag lang po nating sasabihin na katulong ka lang. No. Sabihin natin katulong ako sa ibang bansa. Dahil yung pagiging katulong mo, legal na trabaho yan at kumikita ka ng pera. At bilang isa rin pong OFW, isa lang po ang masasabi ko sa inyo, hindi madali ang ating trabaho. Naranasan ko po ang maging isang labandera, naranasan ko ang maging tagaluto, taga-plancha, taga-alaga ng bata, taga-alaga ng kung sino-sino sa loob ng pamamahay ng amo ko. Naranasan ko ang gumising ng alas 6 ng umaga at matulog ng hating gabi. How many hours would you imagine that work? How hard it is. Magigising ka ng maaga dahil may mga alaga kang papasok sa eskwela. May mga gawain ka sa loob ng bahay na halos hindi mo na magawang kumain, na halos hindi mo nagmagawang suklayin yung sarili mong buhok. Dahil ang iniisip mo ay matapos mo ang task mo sa loob ng isang araw at hinahabol mo ang bawat minuto ng trabaho mo para lamang matapos mo ito. At sa katapusan ng buwan ay may matamukang sweldo na hindi rin naman kalakihan. Alam ng lahat ng OFW how hard it is being a domestic helper. Naranasan nyo yan, naranasan ko at naranasan nating lahat. Napakaswerte natin kung tayo ay nagtatrabaho sa isang bahay na mayroon tayong kasamang kapwa natin, Pilipino or Pilipina man yan. May katulong tayo sa hirap ng mga trabaho, may kausap tayo sa araw-araw. Mai-imagine mo yung mga bahay ng mga amo, lalo na dito sa Middle East na napakalalaki. Kailangan mong baliktarin yan upside down every day dahil sa alikabok na meron sa Middle East. We are living in the desert. At alam natin yan na araw-araw kulang na lang lamunin natin ang mga alikabok. So ikaw, kung ikaw ay may kasama sa isang trabaho, napakaswerte mo. Kasi ako nagtrabaho, ako may mga kasama rin ako sa bahay at yun ang ginusto ko. Kasi may nakakausap ako. Kapag nagagalit yung amo namin, nagsasaluhan kami ng sama ng loob. Naiisabi ko sa kanya yung sama ng loob. Feeling ko may kakampi ako, hindi ako nag-iisa.
Pero sa case ni ate, dun sa sinasabi niya, kasi nakita ko pa yung isang video niya na umakyat siya sa live ng isang founder. I don't know kung, hindi ko lang talaga matandaan kung sino ito. At dun talaga siya nasabon nung nagla-live na maling-mali ang inasal ni ate. Maling-mali yung ugali niya. Mali ang ginawa niya sa ating kapwa. Bukod sa sinabihan na niya ito ng katulong ka lang, sinaktan pa ni ate, which is we don't have the right to hurt anyone. Hindi mo sila pinapasweldo. Ang katuwiran ni ate dun sa live na yon is kakampi niya yung amo niya. Pinapakita niya at parang sinasabi niya na kakampi niya yung amo niya kasi mas nauna siya dun sa Filipina na inaway niya. Mas nauna siya dun sa Filipina na sinabihan niya ng katulong ka lang. So parang siya yung boss mayordoma. Hindi natin alam kung ano ba yung talagang totoong posisyon ng Pilipina na yan. But knowing na pareho silang nagtatrabaho bilang katulong, so you are both katulong. Wala kayong pinagkaiba sa inyong trabaho. Wala kayong pinagkaiba sa inyong ginagawa. Kaya wala kang karapatan, ateng, kung sino ka man at ano man ang pangalan mo, nasabihan niyang kasama mo na katulong ka lang dahil hindi ka naman ipinagkaiba sa kanya. Sinasabi mo na parang ipinapamukha mo sa tao na mas in favor sa'yo ang amo mo. Ganyan lang talaga, ate, ang amo. Ipaparamdam sa'yo ng amo kapag ikaw ang kausap na in favor siya sa'yo, na mali yung isa, mali ang ginawa niya, yung isa talagang idadown niya ng idadown. Ipaparamdam niya sa'yo na kakampi ka. Pero pag siya yung kausap, ipaparamdam din ng amo na tama siya, siya yung kakampi, siya yung ikaw yung mali, siya yung tama at siya talaga yung perfect. Walang among kakampi sa'yo pagdating sa ugali mong ganyan. Ganyan ka tinatrato ng amo mo dahil alam niyang pinapakinabangan ka niyan. Kahit ka umalis, papalitan ka pa rin. Nagsabi ka sa amo mo na aalis ka na habang nandyan pa yung isang Pilipina na nakasama mo at nakaaway mo. Pwede ka naman niyang palitan eh. Pwede naman siyang humanap ng iba kahit pa 10 na ipapalit sa'yo. Pero yung damage at trauma na ginawa mo sa kapwa mo, hindi mo na yun maibabalik pa. Na kahit saan ka makarating na bansa, kahit saan kang trabaho mapunta, kung ganyan ang behavior mo sa kasama mo sa bahay, hinding-hindi ka magiging masaya at hinding-hindi ka makakakuha ng kaibigan at ng mabuting kasama sa bahay. Ano man ang pinag-awayan ninyo, dalawa, ano man ang puno at dulo ng kwento ninyo, you still don't have the right na pagsalitaan ang kasama mo sa bahay ng ganyan at ang saktan siya. Paano na lang kung nakita mo na sinasaktan siya ng amo? At paano na lang kung narinig mo na minumura siya ng amo mo? Hindi ba ikaw masasaktan? Kasi kababayan mo, kasi kapwa mo, Pilipino. Masakit sa kalooban nating mga Pilipino na makakita at makarinig na ang kababayan natin ay minumura, sinasaktan. Pero ikaw, nagawa mong sabihan ang kasama mo ng katulong ka lang, knowing na katulong ka rin. Alam nyo, napakaswerte talaga ng mga kapwa natin na may mga kasama sila sa bahay. Na-experience ko rin yan na mayroon akong mga kaibigan na nakasama sa bahay bilang kasambahay din. Naghahati-hati kami ng trabaho, nagtatakipan kami sa bawat mali ng bawat isa para hindi mapagalitan ang kahit sino man sa amin. Kino-cover up namin yung mali ng isa but we don't tolerate it. Sa halip na pagalitan siya, inaayos na lang namin. Alam mo yung mapagalitan ka ng amo mo sa mga bagay na nagagawa mo or mga maling nagagawa mo, sa sobrang pagod mo, talagang sasama ang loob mo. Ang amo ay mananatiling amo at tayo ay mananatiling kasambahay sa mata ng ating mga amo. Kaya alin ba ang mas tama? Ang kampihan mo ang amo mo or ang suportahan mo at alagaan mo yung kasama mo? Napakaswerte mo, ate, dahil mayroon kang isang kababayan na kasama sa loob ng bahay na nakakahati mo sa trabaho, sa halip na trabahuhin mo lahat ng gawaing bahay ng mag-isa.
May mga ganyan tayong kapwa Pilipina na kapag matagal na sila sa amo nila at mayroong bago, ang akala nila sa sarili nila, sila na yung boss. Akala nila sila na yung masusunod. Pantay-pantay pa rin tayo sa mata ng mga amo natin. Katulong ka, katulong siya, katulong tayong lahat kapag naghahanap buhay tayo bilang isang kasambahay. Hindi mo pwedeng maliitin yung kasawa mo sa bahay dahil lamang nag-away kayo at wala ka pa rin karapatan na saktan ng kahit sino man, kahit anuman ang pinag-aawayan ninyo. Kaya sana maging lesson ito sa lahat ng ating mga kababayan na may mga kasama sa bahay, na dapat tinatrato ninyong mabuti ang inyong kasama sa bahay dahil sila lamang ang inyong pamilya sa ibang bansa. Sila ang inyong kasangga, sila ang inyong kasama, at sila ang inyong kamag-anak pagdating sa ibang bansa. Walang ibang tutulong sa atin at walang ibang magmamalasakit sa atin sa ibang bansa kundi tayo ding mga magkakapwa Pilipino. Kahit ano pang away na meron tayo, kahit ano pang samaan ng loob na meron tayo, pagdating ng problema at pagdating ng pagsubok, tayo-tayo din ang magkakakampi, walang iba. Tayo ay mananatiling katulong sa mata ng ating mga amo. Kaya kahit anuman ang tampuhan ninyong magkasama sa bahay bilang kasambahay, hindi nyo dapat ito pinapaabot sa ganitong sitwasyon. Nagkakasakitan ng kalooban, nagkakasakitan pisikal, which is hindi tama. Napakasarap maghanap buhay, napakasarap magtrabaho kung pakiramdam mo ay may kakampi ka. Magaan sa pakiramdam na nakikita mong may kasama ka at alam mong may masasandalan ka anuman ang pinagdadaanan mo. Lahat ng mga OFW ay may pinagdadaanan, may mga problema, may mga pagsubok kahit saan man, pamilya man, sa sarili man nila, sa trabaho man nila. Nandito tayo, mga kasama nila, sa bahay para magsuporta at umalalay sa kanila. Lalo na kung ang kasama natin ay bago pa lamang nag-a-adjust ito sa lahat ng bagay na meron siya at meron kayo sa loob ng bahay. Mag-a-adjust sa ugali ng amo, mag-a-adjust sa lugar, mag-a-adjust sa trabaho. Pero ikaw na mas nauna ka sa bahay ng amo mo, hindi mo dapat inilalagay yung sarili mo as a boss. Hindi mo dapat pinapalaki yung ulo mo. Dahil at the end of the day, pareho lang kayo ng trabaho. And hope you guys learned some lesson from today's video. Huwag tayong masyadong mapang-api ng kapwa. Pigilin ang galit, pigilin ang anumang nararamdaman. Let us spread love and respect and understanding. Maraming maraming salamat po. Muli, this is my life existence. Pagpalain po nawa ang lahat ng Panginoon. Yeah.